Ito na tayo sa simula ng Chapel Bridge. Tara, samahan niyo ko, tayo maglakbay at maglakad sa Chapel Bridge. Paakyat na ako, ha. Alam niyo ba na ang Chapel Bridge ay naging sikat noon si Queen Victoria ng United Kingdom ay naglakad dito para sa sightseeing. Doon nagumpisa naging kilalang-kilala ang Chapel Bridge sa buong mundo. Eh isang reyna ba naman ang lumakad dito at ma-enjoy ang kagandahan ng kalikasan sa kapaligiran ng Chapel Bridge. Romantic talaga siya. Kung si Queen Victoria, nabighani, ay ako pa kaya. Eh yung ibang karamihan nga ng mga Korean drama, di ba? Yung setting nandito sa Chapel Bridge. Ang ganda yung pagmasdan, no? Makikita nyo yan, no? Pwede kayong ano, dito kumakain ng popcorn, di ba? Tapos meron kayong dalang cappuccino o anything soda. Oh, ganda, ang ganda makakita nyo sa Chapel Bridge, di ba? Tapos nung 1993, nasunog to. Hindi na lang kung anong pinag-ugatan ng sunog. Kasi mahirap kasi open to public to eh. Maaring cigarette butt na itinapo nung irresponsabling tao na mayroong pangsinde, yun yung nag-cause ng fire, di ba? Pero dahil alam nila na si Jupiter Alpahora ay pupunta dito ngayong January 2023, pinarestore agad nila. Dahil alam nila pupunta ako, pa-restore natin yan kasi by 2023 pupunta si Jupiter Alpahora para ma-enjoy yung ating kapaligiran dito sa Chapel Bridge, di ba? Tingnan nyo sa kabilang side ng Chapel Bridge. Ayan na yata ang Lake Lucerne. Hindi ko lang sure ha, comment down below. Ipon nga yung Lake Lucerne. Maganda, nasunog to. Oh. Halos lahat ng mga ano. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga paintings dyan. Bawat paintings dyan sa triangular shape na yan sa taas ko, yung nakikita nyo sa likuran ko, may history yan. Idinidipik kung paano nagtagumpay o naging maunlad o naging city ang Lucerne. Basta lahat naman ng ano ng paintings nila dito may depiction or telling the story about their place. Hindi ko lang ma-research na sa sobrang dami ng mga paintings nila. Tsaka isa pa, iaano pa natin 'yan? Iisa-isahin pa natin kung anong kaya ibig sabihin niyan, 'di ba? Hindi naman tayo talaga yung ano curator na kumbaga yung nandoon sa mga art museum, sa mga museum. Na talagang bawat detalye ng paintings o ng antiques na bagay ay kanilang pinag-aaralan. Tama na yung mayroon tayong konting kaalaman, di ba? Hindi naman tayo, hindi naman natin parte ng trabaho yan, di ba? Pero kung bibigyan ng pagkakataon para mag-aaral, di ba? Why not, di ba?